Yo, what's up sa inyo mga kapinta? It's Paul na now and today is March 12, Sunday and meron kami klase ngayon sa ROTC. Ayan. And habang nagkaklase is gumagawa din ako ng plates ko. So, nagmumultitask ako. And habang nakikinig is nagdodrawing din ako para pagkatapos ng klase is tapos na isa kong gawain. Dahil today, kahit Sunday, ay gusto kong maging productive and maya-maya lang, may site visit ako para sa isang mural project. And I don't know if push ko siya na gagawin ngayon or site visit lang muna or boss ko na lang sisimulan yung project, which is Monday. And today, super stressful talaga. And Sunday, I believe that I deserve to rest dahil I receive a lot of stress itong nagdaang week. And I think I deserve a freedom naman to enjoy my life. Because itong college, half of the time na sa buhay ko sa 24 hours is puro school tasks and school works lang yung ginagawa ko. And doon sa spare time ko na ngayon, tsaka ko lang na-enjoy or tsaka lang ako nakakapag-commission, tsaka lang ako nakakapag-mural art, tsaka lang ako nakakapag-gala. Yun nga, samahan niyo ako sa buhay na isang college student, buhay na isang mural artist, buhay na isang taong gala, isang at sa buhay ng isang normal na tao. And you know, what's up sa inyo mga kapinta? It's 3:14 ng hapon and nakatulog lang ako ng 1 hour after ko gumawa ng plates. And pagkagising ko, kinukuha ko ng ganitong bag ko, which is yung commission ko, bag painting, dahil gagawin ko siya ngayon kahit Sunday na kasi super nakakaya na kay client. I think more than 3 weeks or magti-3 weeks na to sa akin, no? So nakakaya kasi ito yung pinakamatagal na commission dahil nga dumating yung project na to sa akin is puno ako ng sked, may mga mural, may mga commission, may mga iba pa commission, may mga portrait, may mga schedule ko saan ako pupunta, may mga site visit. And today, kahit Sunday, tatapusin ko na siya kasi nga nakakaya na rin yung client dahil super bait ni client, no? Sabi niya, I'm willing to wait for the art. So ipapakita ko sa inyo yung ginawa kong bag painting. Ayan siya. Tatak niya is Balenciaga. Ayan, so request ni client is tabunan ko daw yung nag-fade na part ng bag dito. Kaya ayan, nagawa natin siya ng paraan. Nakakuha natin yung color nito para matabunan ito. Nilagyan natin ng fire effect dito. Tapos dito naman sa babae, siya yung nag-request na ganyan. Gusto niya kasi body daw yung dating. Gusto niya yung parang mga bad bitch yung dating, ganyan. Bad girl yung dating. Siya din nagpalagay ng word na fuck off. Tapos ayan siya. Parang mga gangster girl ang dating. Tapos dito, re-remedyohan din natin yung likod kasi ganito yung nangyari sa gilid. Parang may mga nag-fade in the part. So, ayan yung gagawin natin. So, hopefully, matapos ko na to ngayon kasi nga mamayang hapon is magsa-side visit ako or mag-mural na para sa isang project. So, let's go! Yo, what's up sa inyo mga kapinta? It's Paul na yan here and today is March 13 and nandito na ako sa site na pagagawa namin ng isang mural project. And as you can see, may drawing na sa likod ko but hindi ako yung gumawa niyan dahil may nauna artist gumawa niyan and nagkaroon na sila ng issue ng client and that's why ito yung gagawin ko, yung remaining wall na to. Ayan, tsaka itong mga furnitures and I don't know if kasama yung ceiling pero tatanong ko pa kay client. Ito na yung gagawa namin and ito try ko i-achieve yung art style ng artist para magmamatch sila ng gagawin ko dito. And pumunta ko gabi dito mga 9 PM. This is before the background noise kasi sabing highway yung shop and yun medyo maingay nga kahit 5 AM pa lang, no?
Kasi buhay, kasi may mga pumapasok na yung sudyante. Anyways, so mga 9 PM kagabi, pumunta ako dito para site visit. And ayun, nagkausap na kami ni client with regards sa design. And yun na, may sinenda niya ako ng mga pegs kung anong gagawin. Siya yung nag-instruct sa akin. And today, ang gagawin ko muna is i-sketch ko muna yung nandito para pag uwi nila Andrea at Vincent, sila na yung magpipaint. So, let's get in! Yo, what's up mga kapinta? It's 11 AM and kakarating ko lang dito sa shop. Dahil kanina 5 AM pagpunta ko, mali ako nang nadalang panukat. That's why nintay ko pang magbukas ng 10 AM yung hardware para makabili ako ng bagong panukat. Kasi yung dadalang panukat is yung sira, naliglag ko siya. And wala pa akong nagagawa dito sa wall na to, ni isang linyas. And mamayang 4 PM, kailangan ko umuwi sa bahay dahil may klase ako 4 PM to 8 PM and babalik na ako dito. So tingnan natin kung ano yung magagawa natin sa loob ng ilang oras bago ko umuwi mamaya for class. Let's go! Ayan, nandito na po si Andrea at tinutulungan niya na ako mag-paint. Siya yung gumagawa dito sa table, dito sa side table na to. Ayan, nag-tape kami para mas mapadali. Para isang tanggal na lang, di ba? So, update lang. Natapos ko na yung drawing dito, which is yung dalawang bintana. Isa, dalawa. Tapos, ang last na yung bintana dito sa isang wall. And logo naman dito sa kabilang wall. Maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Kasama po natin si Julian. Kasama po natin ang kapatid na Julian at ang kapatid na Andrea. Nandito na rin po si Vincent at kami po ay gumagawa. Si Julian po ay first time mural artist at titingnan po natin ang kanyang kakayahan. Hanggang kailan ka mananatili? Hanggang kailan ka mananatili bilang mural artist? Hanggang leeg po. So, ang ginagawa nila is yung lamesa. Papakapalin namin yung lines katulad nitong nasa ceiling. Then, si Vincent ginagawa niya yung mga bintana. Siya na yung gumawa na lahat ng bintana. Ako naman yung gagawa ng polka dots dito sa wall na to, sa logo. So, ito yung nagawa namin paraan para magawa yung dots kasi ito yung peg na ginagaya namin. So, meron kaming screen. DIY ko lang siya. Kanina ko lang naisip. Tapos, ayan. Bawat ano sa screen, nilalagyan namin ng dot gamit tong pen na nabili ko sa Shopee. Yan. Yo, what's up sa inyo mga kapinta? It's 8 AM and kanina mga alas 3 kami umalis sa bahay. So wala pa talaga akong tulog. Sa biyahe lang ako natulog kanina. It's 8 AM and kakarating ko lang dito sa apartment namin. And dinala ko din dito yung aking bag. Dala ko yung materials, yung mga paints at saka itong bag. Dito ko na siya gagawin. Dito ko na siya ipapolish. Dito ko na siya tatapusin. Kasi mamayang hapon is ipapa-LBC ko na siya or ipapadala ko na siya kay client. Yun nga ang nangyari is nag-mural kami hanggang 11 AM tapos 11 to 1 nag-aisa ko ng gamit ko na ihahanda at yung mga kailangan dalhin dito at yun mga 2 nag-cellphone pa ako pampaantok tapos yun mga 2 to 3, nakatulog ako ng 1 hour, tapos sa biyahe, natulog din ako ng onte. Ngayon, ito, tatry ko magsingit ang tulog mamaya, baka ba naghihintay sa first subject namin. Pero ngayon, gagawin ko muna ito. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down, it should call my name. Yeah,
Eto na nga, mga Mars! Kahapon, hindi ko yun. Eto po yung last day namin dito sa shop. Tinatapos na po namin siya. Yan. Vincent working on the window, Andrea working on the plants, and Julian working on the ceiling. Say hi. Tumingin kayo, dali. Ay, kuya, kasi, napakabago. Biyo kay Julian. Verbs ideal. Ay, kapoy. Last day na namin. Ayun ang ginagawa ko naman. Banda doon sa may taas ng FCU, ayun, yung lines doon sa taas. Tapos, ayun sila, si Julian sa ceiling, si Anders sa plan, si Vincent sa window. Medyo mandito sa window, kaya kanina pa siya. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Nasa swimming. Ah, wala na.